As to the Army recruitment, yung online, although late na lumabas din yung sa survey, but when we started yung online recruitment, talagang tumaas from 31,000. Ngayon, we are counting to almost 50,000 na yung applicants na nag-register online. Dumami ang mga Pilipinong interesadong pumasok sa iba't ibang sangay ng sandataang lakas ng bansa ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa Philippine Army lamang, umabot na sa halos 50,000 ang natatanggap nilang online application. Ngunit ngayong taon, nasa 4,029 lamang ang kanilang kukuning enlisted personnel. Even the quota of the Philippine Army is based din doon sa mga vacancies. Kaya kumbaga average pa rin lang natin yun ng 4,000 na enlisted personnel. Ang Philippine Navy, malaki rin ang itinaas ng kanilang aplikante at marami sa mga ito ang makakatulong sa kanilang modernization program. What's good is that we're getting applicants who has skills that could help in the modernization of the Navy. Ang Philippine Air Force, hinahanap naman ang mga aplikante na may kasanayan sa cybersecurity. We are preparing for recruitment and we will be needing specific specializations. Right now, our focus is we have to recruit new blood that are, you know, equipped with the right skills, especially in cyber and information technology. And of course, engineering courses. Those will be our focus. Naitala ang pagtaas ng bilang ng mga aplikante bago pa man lumabas ang Okta Research Survey na 77% ng mga Pilipino ay handang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhan sakaling magkaroon ng kaguluhan. Mariin namang itinanggi ng sandataang lakas na may kinalaman sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ang pagtaas ng bilang ng mga recruits. Samantala, sumasailalim na sa training ang mga tauhan ng Philippine Navy para sa pagdating sa bansa ng dalawang bagong corvette ship na binili ng Pilipinas sa South Korea. Ito ay bilang paghahanda kung papaano i-operate ang dalawang barko na inaasahang darating sa taong 2025 at 2026. The first corvette will be coming in during the second semester of next year. But a year and a half before the delivery, which is actually 6 months ago, the Philippine Navy has been preparing for that already. We've been training people, we've been organizing them, and to include the procurement of necessary equipment for them to perform effectively. May state-of-the-art equipment at advanced weapon system ang mga barko na magagamit sa pagbabantay sa exclusive economic zone ng bansa. Nai-award sa Hyundai Heavy Industry Shipyard sa South Korea ang kontrata noong 2021 bilang bahagi ng modernization program ng Philippine Navy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.